Nagpakalat na si Vladimir ng mga tao na maghahanap sa kanyang nawawalang anak. Hindi siya makakapayag na hindi ito maikasal sa Inchek at maisalba ang kanyang negosyo. Hindi siya papayag na pulutin siya sa kangkungan. Kailangang matuloy ang kanyang mga plano. Boss Vlad, may good news. Si Piulo iyo na kanyang tauhan. Sabihin mo na kaagad ayoko nang nabibitin. Inis niyang usal. Sir, si Senyorita Angeli may nakakita sa kanya sa Santa Faustina. Nakatira ito ngayon sa poder na nagngangalang Phil Velasquez. Pagbabalita nito, napangisi siya. Ano pang hinihintay mo? Utusan mo na ang mga kasamahan mo para tunguhin ang nasabing lugar. At huwag na huwag kayong babalik hanggat hindi nyo nadadala ang anak ko. Sabi niya sa mga ito. Yes, sir. Pagkasabi ay agad tumalikod. Mabilis niyang tinawagan ang Chinese na si Zian Chao upang ibalita ang nakita na si Angeli. Siyempre, tuwang-tuwa naman ang matandang Inchek. Sino bang hindi matutuwa? Maganda yata at fresh na fresh ang kanyang anak. Napakaswerte nito pag nagkataon. At syempre, swerte din siya dahil magsasanib puwersa ang yaman ng Cruz at Shaw. Iyon ang kanyang pangarap ang magkaroon ng maraming salapi. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Sihan, ay napahalakhak na siya sa kaligayahan. Natatanaw niya na ang kanyang tagumpay. Kasalukuyan pa lang nagbibihis si Angeli nang katukin siya ni Manang Cora na nagmamadali. Alas 9 pa lang iyon ang umaga pero takot at takot itong tanghalian sa pagluluto ng lunch para sa kanyang senyorito. Tiya kasi na ikagagalit iyon ni Phil kapag wala pang nakahain sa mesa at gusto na nitong mag-lunch. Alam naman niya iyon ang kaso, naglinis pa siya sa kwarto ng lalaki. Isang bagay na hindi niya ginagawa sa sarili niyang kwarto. But at least may natutunan na siya sa kanyang paglalayas. At kapag totoong makasal na sila ni Phil, may kaya na siyang gawin dahil nag-aaral na rin siya ng magluto. Ano ba, Angie? Bilisan mo naman at tanghali na. Sigaw na muli ni Manang Cora sa kanya na pinaikli pa ang pangalan niya dahil mahaba daw iyon masyado. Andiyan na po, sigaw niya rin. Matapos maglagay ng manipis na lipstick at kilay ay lumabas na siyang nakangiti. Sus Mariosep naman, Angie. Mamamalengke tayo, hindi pupunta sa mall. Ano ka ba naman? Gulat na sita sa kanya ni Mana. Si Senyorito umuwi na ba? Tanong niya na lang imbis na pansinin ang sinabi nito. Hindi pa, pero kailangan pa rin natin bilisan at maraming tao sa palengke. Baka mga bilasang isda na lang ang maabutan natin doon. Hila nito sa kanya palabas ng kwarto. Nag-tricycle lang sila dahil gamit ni Phil ang kotse. Pagdating sa palengke habang naglalakad sila papasok, ay may nahagip ang kanyang mga mata. Mauna na kayo sa loob, Manang. Aniya sa ginang. Bakit na naman? Bilisan mo lang ha? Sabing tumalikod na. Napapangiti naman siyang namili ng two-piece swimsuit na nakahanger sa isang shop na kanyang nakita. May nakita siyang swimming pool sa likod ng mansyon kaya mamayang gabi aakitin niya sa pamamagitan ng pagsusuot ng maliit na saplot ang arogante niyang boss. Pag nagsuot siya ng ganon, tiyak maglalaway ito sa kanya habang nakaluwa ang mga mata. Kailangan niya itong daanin sa dahas dahil lumilipas pa ang araw na wala pa rin nangyari. Kukunin niyo ba, ma'am? Asis sa kanya ng tindera. Sige, kukunin ko na. Ngisi niya. Magkano ba? 180 po. Sagot ng babaeng tindera. Ha? Ba't ang mahal? Pwede bang 120 na lang? Pang-aakit ko lang sa boss ko. Walang pakundangang tawad niya sa tendera. Napangiti ang babae sa sinabi niya. Sige ho ma'am, para sa boss mo. Sabi pa nito. Sa tingin mo, maaakit ko siya? Naisipan pa niyang itanong habang binabalot iyon. Nako ma'am, sa nakikita ko ho, may magandang mayayari mamaya. Malawak na ngiti nitong sabi. Lalo siyang napangiti na agad binayaran ang swimsuit. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa looban ng palengke kung saan naghihintay sa kanya si Manang Cora. Nakita niya kaagad ito sa dati nilang binibilhan ng karne at isda. Agad siyang lumapit dito. Buti nandyan ka na. Mamili ka na ng mga gulay para makauwi na tayo. Utos agad sa kanya ni Manang. Mabait naman siyang sumunod. Tinuruan na rin siya nitong mamili ng fresh na gulay. Noong una siya nitong isinama, para naman sa susunod ay alam niya nang mamili at proud siya sa sarili. Kaya niya nang gumawa ng maliit na bagay. Ilang sandali lamang ay pauwi na sila sakay ng tricycle. Saktong pauwi na din si Phil matapos ma-check ang panibagong transaksyon niya kay Mr. Vergara. Nang may mapansin mga lalaki na katayo sa tapat ng gate ng kanyang bahay. Kita niyang panay doorbell ang isang lalaking hindi niya kilala.
Stop the car, Frode. Utos niya kay Frode na agad siyang sinunod. Bakit ho, sir? Tanong nito. May dikalayuan pa kasi sila mula sa bahay kaya hindi nito napansin ang limang lalaking nakatayo sa harap ng bahay niya. Bumaba ka. Itanong mo kung anong kailangan nila. Turo niya sa mga lalaking tila may hinahanap at nagkakandahaba pa ang leeg na tinatanaw ang loob ng bahay. Sige, sir. Anitong agad bumaba. Nakita niya itong lumapit sa mga kalalakihan na tila mayayaba. Nag-usap si Frode at ng isang lalaking tila, pinuno ng grupo. May ipinakita ito kay Frode na tanging iling lamang ang isinagot ng lalaki. At hindi yata iyon nagustuhan ng lalaking mayabang na agad kinuwelyuhan ang driver niya. Nagtagis ang kanyang mga bagang sa inasal ng lalaking iyon na agad lumabas ng kotse habang ikinakasa ang barel na walang anumang itinutok sa lalaking may hawak kay Frode. Naalarma ang apat na lalaki na makita siya na agad ding bumunot ng barel na itinutok sa kanya pero mabilis nitong pinigilan ang lalaking may hawak pa rin kay Frode. Sumunod naman ang apat na mabilis umatras. Ikaw si Phil Velasquez? Nakangising tanong nitong patulak na binitawan si Frode na nahintakutan. Ako naman si Piolo. Pagpapakilala pa nito sa sarili sabay lahad ng kamay. Wala akong pakialam kung sino ka. Inuutusan kitang umalis sa teritoryo ko. Kung ayaw mo, dumanak ang dugo rito. Seryoso niyang sabi sa lalaki na nanlilisik ang mga mata sa galit. Napakayabang nitong umasta para saktan ang driver niya. Aalis naman talaga ako kapag nakuha ko ang kailangan ko, si Senyorita Angeli. Sabi nitong ipinakita sa kanya ang isang litrato ng kanyang maid. Di ko siya kilala kaya umalis na kayo rito. Madiin niyang sabi na nagsinungaling. Sinungaling! Nangalit ang anyo nito. May nakakita sa kanya sa gabing iyon na dito siya tumuloy. Kaya ibigay mo siya sa amin, kundi sapilitan ko siyang kukunin sa'yo. Tila pananakot nito sa kanya. Walang anumang nagpaputok siya dahil sa gigil niya sa lalaki. Sa pulito sa paa, sinadya niya ang daplisan lamang ito para bigyan ng babalang. Isa-isang lumapit ang apat na lalaki na pinaputukan din siya pero ni isa walang nakatama sa kanya. Si Frode naman ay mabilis na pumasok sa loob ng bahay upang magtago. Paeka-eka ang limang lalaki na puro may daplis ng bala sa paa at braso. Lahat ay nahintakutang lumayo sa kanya at bumalik sa kotse maliban kay Piolo na masamang nakatingin sa kanya. Hingal sa galit na hinaklit niya ito. Sa susunod, huwag mo akong tinatakot sa sarili kong lugar. Kikilalanin mo muna ang binabangga mo ha. Naiintindihan mo? Padiin niyang itinutok ang dulo ng barel sa sugat nito dahilan para mapahiyaw ang lalaki sa sakit. Panayang mura nitong paeka-ekang sumakay sa nakaparadang sasakyan. Pero nilingon pa siya nito at nag-fuck you. Sir, sino sila? Takot na takot si Frode na lumabas sa pinagtataguan matapos makaalis ng grupo. Sa halip na tugunin niya ang lalaki ay mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay upang hanapin si Angeli. Pero nabigo siyang makita ito. Maging si Manang Cora ay wala din. Nang makita ang oras, saka lang niya naisip na nasa palengke pala ang mga ito. Bakit parang nag-aalala siya kay Angeli samantalang sakit niya lang naman ito sa ulo. Pwede niyang ibigay ang dalaga sa mga lalaking iyon nang sa gayon, manahimik na ang utak niya na laging ginugulo nito. Saka palang dumating si Manang Cora at Angeli na matamis na nakangiti sa kanya nang makita siya. Hi, senyorito. Bate agad sa kanya habang papalapit. Na sinadyang dumaan sa harap niya at padaples na dinampian ang palad ang dibdib niya. Naiiling na lang siyang dinedma ang kakaibang init na hatid ng palad nitong lumapat sa kanya. Nahuli pa niya ang sariling sinundan nito ng tingin habang papunta sa kusina. May nagawang pabor sa kanya si Angeli tungkol kay Mr. Locon at marami pa itong magagawang pabor sa kanya kaya gusto niya itong manatili sa poder niya. Iyon lang ang dahilan kaya hindi niya ito itinuro sa mga armadong lalaki kanina. Sir, kanina pa ba kayo? Nagulat si Manang Cora na kasunod ni Angeli. Manang Cora, simula sa araw na ito, huwag mong hahayaang lumabas ng bahay si Angeli at huwag na huwag kang magbubukas ng gate kung hindi mo kilala, naiintindihan mo. Sa halip ay sabi niya, saka siya tumalikod. Nagtungo siya sa kanyang kwarto, diretso sa banyo na agad naligo. Pagkatapos magbihis ay tinungo niya ang kanyang opisina. Nakakaisang oras pa lang siya roon nang may kumatok. Si Angeli iyon ang pagbuksan niya. Your lunch is ready, senyorito. Pagpapakyot nito sa kanya. Halika, sabayan mo ko. Sabi niya bago nagpatiuna. Sure. Narinig niya itong mabilis na sumunod sa kanya.
Pritong bangos at pork nilaga ang nakahain sa mesa. Agad na siyang umupo dahil nauna nang umupo sa tapat niya ang dalaga na ngayon ay nakatitig sa kanya. Ako ang nagluto niyan. Proud itong sabi sa kanya. Anong kailangan ng mga lalaking humahabol sa'yo? Seryosong tanong niya habang tinitikman ang sabaw. Mahabang storya, pero paiiksiin ko na lang. Yung daddy ko gusto niya akong gawing collateral sa negosyo niya. Kaya ipapakasal niya ako sa mas matanda pa sa kanya. Pero dahil ayoko, tumakas ako ng gabing napadpad ako sa truck mo. Paliwanag dito. Alam mo bang, alam na nilang nandito ka? Aniya dito na ikinagulat pa niya ang ginawa nito dahil tumayo ito at naglambitin sa leeg niya. Senyorito, huwag mo akong ibibigay sa kanya, please. Please, ayoko magpakasal doon sa gurang. Pagmamakaawa nito, nainis siyang pilit tinanggal ang kamay nitong mahigpit na nakakapit sa kanya. Nakakandong pa kasi ang dalaga sa kanya at halos nakadikit na sa mukha niya ang mukha nito. Pero lalo lamang humigpit ang hawak nito sa kanya. Nakita niyang totoo ang takot nito sa mga mata. Okay, fine. Hindi kita ibibigay sa kanila. Pero pwede ba? Bumalik ka sa pwesto mo dahil naalibadbaran ako. Madiin niyang sabi rito bago ito itinulak. Thank you, senyorito. Yumaka pa muna ito sa kanya bago tuluyang lumayo at sa muli ay nakangiti na. Shit! Bulong ng utak niya habang pilit kinalma ang sarili sa kuryenteng. Naglakbay sa katawan niya matapos siya nitong yakapin. Bakit niya ba ito nararamdaman sa babae? Pinaglagyan siya nito ng kanin at ulam sa plato saka siya sinabayang kumain ng masaya.